Lahat ng tao sa planet Earth ay may kanya-kanyang panla sa pagdating sa mga bagay-bagay. May mga babae na gusto ng K-pop, K-papangit pero ubod ng yaman. May mga lalaki namang gusto ng single mom. May mga taong gustong mag-boodle fight tapos magkukutsara. Lakas ng tama, ino, sarap sa kalin. Pero syempre, kanya-kanyang trip lang yan sa buhay. Katulad na lang din sa pagmumotor. May mga taong ayaw ng sports kasi masakit daw sa katawan. May mga taong ayaw naman ng naked, gusto nakadamit. At meron din namang taong gusto ng simple, practical, tipe at pang araw-araw na motor tulad na lang ng mga scooters. Kaya kung scooter gaming ang trip mo, kamusta? Ako nga pala ang inyong nag-iisang si Joe Moto. Hoy! Sino yung pinapanood mo? Tangi, pinag-aaralan ko yung step. Para alalayan kang makapili sa unang scooter mo ngayong 2021. Kaya tara, simulan na natin mga giliw. Bago ko simulan tong video na to, alam ko marami na sa inyo ang experts na pagdating sa mga gantong klase ng motor. Pero ang listahan na to ay base sa akin opinion lamang. Kaya wala sanang mga mabathurt mga cutie pies. Also, kung napalabas ko yung ipin mo bago ko palang simulan tong top 10 na to, magkipindot na lang yung like at namumulang subscribe button, please. So ito ang top 10 best budget scooters sa Pilipinas ngayong 2021. Top 10 ay ang Honda Beat na mabibili nyo sa halagang 66,900 pesos for standard variant. Ang pinaka fuel efficient na motor sa listahan natin na kumukonsumo lang ng 63 km per liter. My goodness! Gumagamit si Honda Beat ng 110cc, single cylinder air-cooled 4-stroke fuel injected single overhead cam na may lakas na 8.7 horsepower at 7,500 rpm at 9.21 Nm of torque at 6,000 rpm at may fuel tank capacity na 4 liter. 4 liters fuel tank capacity, what the fuck, ang cute. Ang motor na napakamura yet kalidad at swaktong swakto para sa mga baguhan pa lang sa pagmumotor. Ito ang pangtapat ng Honda sa Suzuki Address at Yamaha Sporty mga cutie pies. May swabbing styling specially sa front na may pointy headlamps, tubeless tires, may sporty look na semi-digital meter panel, may echo indicator at syempre FI na din. At for additional 3,000 pesos, pwede mong makuha yung mas magandang variant na may combi brake system at idling stop system. Pwede na, di ba? But dahil may pagkakompak ang pagkakaulma sa kanya, masyado ding maliit ang storage space nito, kaya wag mo nang asahang mailalagay mo ang helmet mo dito. Medyo matagdag din ang suspension ng mga Honda Beat, no ABS, at may kadigasan ng mga upuan nito. Aminin na natin mga chong, hindi ganun kalakas ang 8 horsepower, pero kung pang araw-araw lang naman o pang negosyo at sobrang tipid na motor ang habol mo sa murang halaga, panalo tong Honda Beat mga cutie pies. Top 9 ay ang Rusi RFI 175 na nagkakalaga ng 90,000 pesos. This scoot is powered by 175cc, air-cooled, single-cylinder, 2 valves, fuel-injected, Euro 4 compliant, single overhead cam na may GY6 CVT at may 9.5 liters capacity na fuel tank. Ang motor na pangtapat ng Rusi sa Yamaha NMAX na fully LED lighting system, LED headlight, LED turning lights at LED taillight. Meron ding hazard switch, dual shock sa rear at higit sa lahat, keyless ang upuan, keyless ang fuel tank cap at keyless ang ignition. O ha, saan ka pa? Looks, high displacement at tipid gaming andito na sa motor na to. Pero ang tanong, gaano siya tatagal? Quality ba to? Isusugal ko ba 90,000 ko sa brand na to? Alam ko, some of you are medyo tagilid pagdating sa China brand. Aminado naman ako, kahit ako din. Pero the brand is over 30 years na sa industry. Wait a minute! At tulad din ng ibang brands, ini-improve din nila mga units nila as the time goes by, syempre. Tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, iba't iba ang panlasa ng bawat tao. Kaya kung affordable scoot ang gusto mo at ganitong motor ang pasok sa taste mo, just follow your heart, bra. Top 8 is the Suzuki Skydrive Crossover na mabibili nyo sa halagang 69,900 pesos. This scoot is powered by 113cc, 4-stroke, 2-valve, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected, single overhead cam na nagpo-produce ng 7.6 horsepower at 8,000 rpm at 8.7 Nm of torque at 9,000 rpm. Fuel tank capacity is 3.6 liters na isa pang cutie pie sa liit at may estimated 46 km per liter na fuel consumption. Pero bakit nga ba crossover? Dahil ba mahilig mag-crossover move sa basketball si Osamu Suzuki? Siyempre hindi, loko. Crossover means pwede mo siyang gamitin for city at off-roads. Dahil hindi afford ng karamihan ng mga
dual sports at adventure bikes, gumawa ang Suzuki ng crossover scoot na pangmasa. Same engine to ng Suzuki Skydrive Sport na naka-tubeless semi-block tires, sports touring handlebar at naka-fully digital instrument panel na napakadaling basahin kahit nasa katirikan ka pa ng araw. At dahil napaka-compact ng Skydrive crossover, maliit lang ang storage space nito. Enough para sa mga kapote at mga dalawang kamote. At dahil sobrang lightweight niya, hindi din siya ganun ka-stable in high speed. Top 7 sa ating listahan ay ang Suzuki Bergman Street for an SRP of 69,900 pesos. Gumagamit si Bergman ng 124cc, 4-stroke, 2-valve, single-cylinder, single-overhead cam, air-cooled, fuel-injected na may lakas na 8.6 horsepower at 7,000 rpm at 10.2 Nm of torque at 5,000 rpm. Fuel tank is 5.6 liters at may estimated fuel consumption na 53 km per liter. Suzuki Bergman Street ang bunsong kapatid ng Bergman 400. One of the most quality 125cc scoot na mabibili nyo ngayon. Simple yet elegant digital display, LED headlight at taillight, may 12 volts charging port at may 21 liter underseat storage compartment na pwede ang half-face helmets. May combi brake system at may kickstarter pa din in case of emergencies. But when you say Bergman Street, unang papasok sa isipan natin ay yung gulong. No! Aminin na natin, kapag naging motor si Gru sa Despicable Me, ay, ganito ang magiging itsura niya. Malaki ang katawan, maliit ang binte. Turn off to for most riders, especially kung trip mo yung mala Aerox na malalaki ang gulong. Pero mga cutie pies, engineered to ng Suzuki, kaya may dahilan kung bakit nila ginawang ganito ang gulong ng Bergman Street. Also, non-ABS to. Pero as long as you're not pushing it too hard, wala naman magiging problema sa braking mo. Top 6 ay ang Honda Click 150i for 99,900 pesos. This scoot is powered by 150cc, single cylinder, 4-stroke, 4 bulbs, liquid cooled, fuel injected, single overhead cam, which makes about 13 horsepower at 8,500 rpm and 13.4 Nm of torque at 5,000 rpm. Fuel tank capacity is 5.5 liters at estimated fuel consumption is only 52 km per liter. Ang all-time favorite scooter ng mga Pilipino. Pero bakit nga ba ganun kasikat ang Honda Click? Simple lang ang sagot mga chong. Quality, reliable, at powerful scoot with loaded features na hindi ganong kasakit sa bulsa. Isa-isay natin yung mga features niya mga cutie pies. Honda Smart Key with anti-theft alarm, answer back, at keyless ignition. Sobrang cool na LED design sa front with LED taillight at LED turning lights. Full digital meter panel, idling stop system, sporty wheels, combi brakes, at may 18-liter shoebox na kasya ang half-face at mangilang-ilang full-face helmets. Pero alam mo kung anong paborito ko sa motor na to? Yung power niya pagdating sa acceleration. Actually, kahit yung 125i for 76,900 pesos, pwedeng-pwede na eh kung akong tatanungin. Pero despite all that, kinuha lang sa ABS to at may kataasan ng seat height for most average Filipino riders. Top 5 ay ang Kymco Like 150i na mabibili nyo sa halagang 119,000 pesos for standard ABS at 139,000 pesos naman for Nudo ABS. The Like 150i is powered by 150cc, single cylinder, air-cooled 4-stroke, 4 bulbs, fuel-injected, fully automatic CVT, single overhead cam na may lakas na 13.5 horsepower at 9,000 rpm at 11.8 Nm of torque at 6,500 rpm. Fuel tank capacity is 7 liters at may estimated fuel consumption na 50 km per liter. Ang nag-iisang Taiwanese scooter brand na may classic vibe sa listahan natin. Kung retro design with high-tech features ang hanap mo, ito na yung scoot na para sa'yo. Actually, kung may extra budget ako ngayon, kukunin ko na to eh. Kaso, wala eh. LED lightings all the way, may magandang braking system salamat sa ABS, may USB charging port na makikita sa glove box, komportable for long rides, at higit sa lahat ang pinagmamalaki ng Kymco, ang Nudo Bluetooth interface. Pwede mong i-customize ang appearance ng dashboard mo via Bluetooth sa iyong mobile phone through Kymco app. Cool no? Wala ka nang mahanap na ganyang ka-high-tech sa lower displacement scooter. Downside ni Kymco Like for me is sa sobrang compact niya, hindi to recommended for tall riders.
Riders tulad ko dahil magmumukha ka lang si Mr. Bean. Top 4 in our malupit na list is the Honda ADB 150 for 149,500 pesos. Ang pinaka-pricey na 150cc scoot sa Pilipinas. Gumagamit sa ADB ng 149cc, liquid-cooled 4-stroke, 2 valves, fuel-injected, fully automatic CVT, single overhead cam na may lakas na 14.34 horsepower at 8,500 RPM at 13.8 Nm of torque at 6,500 RPM. Fuel tank is 8 liters at may estimated fuel consumption na 49 km per liter. Honda ADV 150, ang quality city adventure scooter ng Honda at mini version ng XADV 750. Pero hindi lang to basta-basta pinalit na XADV, mga cutie pies. Pinaliguan din nila masyado to ng mga cool features like full digital meter panel na nakakapanglaway sa ganda, all LED lighting system, adjustable windscreen, dual sports tire, twin rear suspension with Showa piggyback reservoirs, disc brakes both front and rear pero harap lang may ABS, idling stop system, keyless ignition, at may napakalaking 27 liters na storage space. Enough para ilagay mo ang misis mo sa loob kapag ayaw kanya payagang mag-ride. Biro lang, kiss mo lang sa nose, papayag na yan. Pag hindi pa din, tumakas ka na lang. Wala ka nga lang uwi ang bahay. The ADB 150 shares the same engine with the PCX 150. Mas bully nga lang itsura nito. However, dahil kinuha yung makina niya sa PCX 150, 2 valves lang din ang meron dito kay ADB 150. So yeah, medyo kinulang siya sa power. At nakakapanghina na masyado yung presyo niya na almost 1,000 pesos per cc. Pero kung makapal naman ang bulsa mo, pautang naman. Top 3 ay ang bagong labas na Honda PCX 160 for an SRP of 115,000 pesos for combi brakes at 133,900 pesos naman for ABS version. It is powered by an enhanced Smart Power Plus 157cc single cylinder liquid cooled 4-stroke 4 valves fuel injected single overhead cam that makes about 16 horsepower at 8,500 RPM and 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Fuel capacity nito is 8 liters na may estimated fuel consumption na 45 km per liter. Ang napaka-eleganteng motor na sa sobrang elegante tignan mapapasaludo sa mga pulis sa checkpoints. Biro lang, wala kang takas, pakita mo para lisensya mo, ano kasi naswerte. Anong major upgrades niya sa naunang version? May traction control na, may ABS, at syempre may apat na 4 bulbs na. Apat na 4 bulbs. So yes, full package tong scoot na to. Worth it ba mag-upgrade kung meron ka lang naunang version? Oh yes. Top 2 ay ang isa pang bagong labas na Yamaha Aerox 155 na mabibili nyo for 112,900 pesos for standard version at S variant for 132,900 pesos. Both shares the new Y-Connect features na kung saan pwede mong i-connect at makita ang performance at kung ano-ano pang mga info ng scoot mo through the app. The S variant comes with smart key system, ABS at stop and start system. Sa standard variant naman, wala siya ng mga features na yon. The 2021 Aerox is powered by 155cc, single cylinder, liquid cooled 4-stroke, 4 valves, fuel injected CVT, single overhead cam with 15 horsepower at 8,000 RPM and 13.9 Nm of torque at 6,500 RPM. Fuel tank is 5.5 liters with an estimated fuel consumption of 52 km per liters. Tipid. Ito na for me ang the best and sportiest scoot na nag-exist ngayon sa 150cc segment. However, the only thing that they should improve for me is the stiffness of the suspensions. At siguro additional traction control katulad ng kapatid niyang si Yamaha NMAX. Other than that, wala ka nang hanapin pa sa scoot na to. Top 1 sa ating best affordable scooter ngayong 2021 ay ang alam nyo na, the Yamaha NMAX 155 sa halagang 119,000 pesos for standard variant at 144,500 pesos naman for S variant. Gumagamit sa NMAX ang 155cc, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled CVT, fuel injected, single overhead cam na nagpo-produce ng 15 horsepower at 8,000 RPM at 13.9 Nm of torque at 6,500 RPM. Fuel tank is 7.1 liters at may estimated fuel consumption na 48 km per liter. Just like the new Aerox, meron na din tong Y-Connect features, a little bit extra power
Power, new color scheme na halos katulad ng big bro niya na Yamaha T-Max, at higit sa lahat tulad ng bagong Honda PCX160, meron na din tong traction control na hindi mo basta-basta makikita sa mga smaller displacements. Ano nga ba ulit ang mga traction control? Actually, paulit-ulit na ako sa mga videos ko kaka-explain ng mga traction control. Pero sige na nga, ang features na to ay nakakatulong maiwasang dumulas yung rear wheel mo just in case mapadaan ka sa mga lugar na basa at mabuhangin. The more traction you have, the more grip you have. And believe me, this could save your life, mga cutie pies. At dahil sa napaka-advanced na features at swabbing specs ni Yamaha NMAX, siya ngayon ang number one contender natin para sa top 10 na to. Ayun no, kung nakatulong tong video na to, makikilike na lang for favor. At kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, huwag kang mag-alala na sa tamang channel ka, and I will guide you every step of the way para makuha mo ang tamang motor na para sa'yo. At kung naghahanap ka naman ng budget retro or classic bikes ngayong 2021, panoorin mo lang to. See you sa next content, mga cutie pies. Peace!